Ate, ate, ang cute naman po ng mga baby. Saan po sila galing? Alam mo, ang mga baby, galing sila sa pagmamahalan ng mga mag-aasawa. Galing sa pagmamahalan? Tama nga naman para sa iba. Yan kasi ang alam ng karamihan. Ngunit bawat tao may iba't ibang kwento. Iba't ibang kwento na may katumbas ng mga panghuhusga na akala nila ay alam na nila ang lahat. Ngunit ang totoo, wala pa sa kalingkingan ang katotohanan ng kanilang nalalaman. Hindi lahat bunga ng pagmamahalan, hindi lahat bunga ng kasiyahan. Ang iba'y bunga lamang ng kamangmangan at kasalanan. Mga kasalanang tumatak na sa bawat isipan ng mga taong nilapastangan ng kahinaan, pilit na bumabangon mula sa kanilang mapait na nakaraan. Yung si Kalista, napakagandang bata. Consistent honor student, representative pa nga lagi ng school nila. Pero iba na ang tingin sa kanya ng mga tao ngayon. Malandi, malantod, napariwara, kaya ayun, nabuntis ng maaga. Kapag tatanungin ko ng, "Kumusta ka na?" ang lagi lang sagot sa akin ay, "Ito, sisisi pa rin." Kalista, ano ba yan? Maghapon ka na lang nakatutok dyan sa notebook mo, kaya hindi ka magka-jowa eh. Jowa, jowa pa. Sakit lang yun sa ulo. Lahat naman kami may jowa, sumasakit pa ulo namin. Eh kayo, kamusta love life nyo? Hay nako, ito si Alex. Nahuli ko, puro babae ang kasama. Napaka-chick boy. Ano ka ba? Kaibigan lang yun. Ikaw, Julia. Kahina ko pa na name dyan. Well, ito, active ang sex life. Gago. Sirao mo ka talaga. Eh, si Kalista kaya? Kamusta ang sex life? Ha? Mukha po may sex life yan. Ano ba? Wala pa yan sa isip ko. Yuck! Ano ba yan? Virgin. Dilig-dilig din, girl! Mas ka na nga dito, di ka belong. Alam mo, tama nakakaaral. Nagsasama ka rin naman dito eh. At mas padilig ka na, girl! Isa lamang siyang paru-paro na naligaw sa mga gamo-gamo. Nagawa lamang dahil sa pwersa at buntong ng itunuturing niyang mga kaibigan. Mga kaibigan na nag-udyok sa kanya upang tanggalin ang sariling kaluwalhatian. Iba't ibang mga supling na ang aking nasaksihan sa paglabas nila sa mundong ito. Mundong punong-puno ng halo-halong karahasan. Mga manlulupig sa bawat buhay ng mga taong
Wala namang ginawa kundi kamtan lamang ang liwanag ng buhay. Nakalaunan ay magiging ugat upang sila'y magbigay buhay. Na ngayon, papayapak na sa realidad na nakalupaytay. Si Nizel? Sobrang kilala yan sa kanilang lugar. Malandi, pokpok, bitchesa. Pinapatuloy ang lahat ng lalaking makita. Kung manamit, kulang na lang ipakita pati ang kaluluwa. Ngunit ang kaluluwang nakikita ng mga matang mapanghusga ay malayo sa kaluluwa niyang ngayon tunay na nagdurusa. Dahil sa kahirapan ay pumasok sa pagiging bayaran. Gabi-gabing pinagsasawaan, gabi-gabing binababoy. Kung sino-sino lalaking tumitira kapalit ng malaking halaga. Ibebenta ang katawan at kaluluwa, mabuhay lamang ang pamilya. Ayan na naman si Nizel. Ilang araw na rin niyang nakatitig sa kawalan na tila ba hindi niya mawari ang katuturan. Hindi na nakawala sa mapait na nakaraan na kung saan isang buhay ang hantungan at ang malala pa dun ay hindi niya kailanman ito naging kagustuhan. Isa nga lang naman siyang biktima. Biktima ng kahirapan. Itong si Linda, kala ng mga tao ay dapat magbigay saya dahil sa wakas ay mabibigyan niya na ng musmus ang kanyang asawa. Sa tagal ng panahon ng pagsasama ng magkabiyak, ay ganun din katagal ang paghahangad nilang magkaanak. Roberto, meron ka bang kahit 20 lang dyan? Pamasahin lang. May check-up kasi ako ngayon. Nakikitain lang ako dyan sa labas. Oh, ito. Dalam ka. Pasensya na ito lang. Hindi napamasada ako ngayon. Sige, alis na ako. Ingat ka. Ba nilang maituturing kung ang punla ng buhay sa kanila ay di nang galing. So ayun po, as you can see, normal naman yung heartbeat ng baby kasi over 100 siya. Tapos resetahan ko na lang siya ng iba pang vitamins para mas maging healthy yung baby. Nasa sinapupo na ng ilang buwan, matapos ng ilang sandali, ibabalik sa pinanggalingan. Masakit mang maituturing. Sariling asawa ay di mabigyang supling.
Itong si Almira, wala halos masasabing pintas dyan. Maswerte sa trabaho, sa pamilya, nasa tamang edad nung nag-asawa. Sobrang daming naiinggit dyan. Dahil maswerte raw sa napang-asawa. Kesyo gwapo raw, caring, hardworking. Malapit na sa sinasabi nilang a perfect husband that you could ever ask for. Pero hindi lahat ganyan ang tingin sa kanya. Hindi lahat. Babies come from, really?